Hi, ako nga pala si RJ Perez, owner and founder ng Carmeet. And syempre gusto ko ipakalala sa inyo itong DDPI, pero di ko sure kung anong tamang tawag dito. So ito ay isang Z40 DDPI dual channel dashcam. And this past few days, grabe, ang daming nangyayaring aksidente ngayon dito sa atin sa Pilipinas. So naisip ko din na, ayun nga, bumili na itong dashcam para na din sa safety natin, para din sa inyo. Kunyari, pag nagbablog ako, ay maipakita din ako sa inyo, lalo na pag kumakarera ako. Yung kasing kapatid ko na naka diesel accent ay nakaganto din na dashcam. So nagtanong ako sa kanya kung saan siya bumili, at yun nga sinabi niya sa akin. At ang nakakatuwa kasi sa dashcam na to, 24 hours siyang open. Kahit nakapark ka lang sa ano, sa parkingan niyo, or kung nasaan ka man lugar, naka-on pa rin tong dashcam na to. Kaya ano, kaya naisip ko nga bumili din, kasi para na din sa safety natin. Syempre minsan kahit natutulog lang tayo, hindi natin maiwasan na may man trip sa kotse natin. At least kung may gumawa man sa atin ng ganun, ay makikita natin sila. So pwede ding iwas blackmail para sa atin, kasi minsan lalong-lalo sa mga aksidente, minsan nababaligtad tayo eh, pag walang mga record ganyan. So mas maigi nang magkabit tayo ng dashcam natin for safety. So yun nga, na-curious ako kung paano siya ikabit, kung anong specs niya. So nalalaman ko sa dashcam na to ay 24 hours siyang open. Yun, isa na yun sa nakapagpano sa akin kaya ako bumili na itong dashcam na to. Kasi yun yung mahalaga eh, yung pag nakapark ka eh, tuloy pa rin yung pagre-record niya. O iwas blackmail nga, hindi tayo mababaligtad sa kahit anong sitwasyon. Mga Bobs, ang sa pagkakaalam ko, itong dashcam na to, ang linaw niya ay nasa 1,944p ultra high resolution. At syempre mga Pops, naka dito save dual channel storage na rin siya. So maayos yung pagkaka-storage ng mga videos natin. So syempre mga Pops, wala ka na rin aalalahan eh, na mawawala yung mga videos mo. Iniisip nyo, pag nakapark tayo sa mga mainit na lugar or kung bumabiyahe man tayo, like kunwari, nakapark lang tayo sa mainit na lugar, as in yung sobrang init, safe pa rin siya, hindi siya mag-overheat or sasabog. Syempre mga Pops, meron nga palang information tong dashcam na to. So nandito sa ilalim yung mga oras niya, date. Kunyari, may gusto kayong hanapin ng mga videos na ano, o kaya may nangyaring hindi inaasahan. So makikita nyo agad doon, basta tatandaan nyo lang yung date at time. At syempre mga Pops, pag ikakabit nyo na tong dashcam na to, make sure lang na malinis na yung lens. Kasi syempre, pag naikabit nyo na to, nalagay nyo na yung double-sided tape or kung anumang pangkabit na ito, para isang kabit na lamang, kumbaga hindi na tayo maaabala pang magtanggal ulit. Kasi pag silip natin sa may mismong screen niya or sa cellphone, makikita na natin na sobrang labo. So ito nga palang dashcam na to, ay talagang makakatulong sa akin, lalo sa pagbablog ko. Kasi syempre, alam nyo naman sa mga followers ko dyan, tumatakbo din tayo sa BRC kahit pa paano, kahit di naman ganun lakasan ng kotse natin. So yun nga, sabi ko nga kanina, kahit hindi na ako magkabit ng action ka, makikita ko pa rin yung run ko. Tsaka may sasama ko pa rin sa vlog yung mga run ko, or kaya pag may mga midnight run ganyan. So madali ko na makukuha yung clip. Kumbaga hindi ko na need na may taghawak ng camera, kasi makukuha na niya yung mismong daan. Kunyari pag nagkakarera kami or what. So para sa akin, ang laki talaga ng maitutulong na itong camera na to. At syempre pag naikabit ko na to mga Pops, ay papakita ko yung sample na ito, kung ganito kalinaw at kung ganito kaganda. Napaka-importante nga pala na itong dashcam na to, hindi lang dito sa Pilipinas, pati na din sa ibang bansa. Kaya sa mga tropang nandiyan, ano pa hinihintay nyo guys? Try nyo na din itong ano, itong DDPI Z40, itong dual channel dashcam, para na din sa safety nyo. Kung nag-work itong product na to, negative 20 degrees Celsius at 70 degrees Celsius. So sobrang bagay na bagay na ito sa Pilipinas guys. Syempre sa loob ng kotse mga Pops, umaabot ng negative 70 degrees Celsius ang init, lalo na pag summer. So syempre guys, marami na rin gumagamit na itong dashcam na to, lalo na dyan sa mga cargay dyan at sa mga ibang may-ari ng sasakyan, kasi nakita nila kung gano'ng kaganda ang quality na itong DDPI Z40 dual channel dashcam. So what's up sa inyo mga Pops, at ikakabit na nga pala natin itong Z40 DDPI dual channel dashcam. At syempre mga Pops, bago ang lahat, ipapakita ko nga pala sa inyo si Uno. Ayan, nakapark lang yan dito sa amin sa bahay. At yan, may pusa pa. Alis ka muna dyan Ming, at baka ikay makapangalmot pa. At ang una nga pala natin gagawin mga Pops ay kailangan muna natin i-unbox tong dashcam na to. At hindi ko pa rin to nakikita. At ayan na nga mga Pops, mas inuna nga pala natin buksan itong pangharap na dashcam. At ang maganda nga pala sa dashcam na to ay sobra siyang premium. At yan na nga mga Pops, pag in-open mo nga pala tong dashcam na to, may kasama na rin siyang double-sided tape na
na 3M ang brand. Syempre mga pops, kasama na rin nga pala dyan yung cable ng dashcam natin, tsaka yung pinakasaksakan ng dashcam natin. Syempre mga pops, nandiyan din yung pansungkit ng cable o kaya pantulak ng cable para mas mapadali yung gawain natin. Ngayon naman mga pops, samahan niyo naman ako mag-unbox na itong panlikod na dashcam. At ang unang bumungad sa atin yung pinakamahabang wire na yan para umabot siya hanggang likod. At syempre mga pops, yan na nga pala ang ating dashcam na panlikod. Bali may kasama rin siyang double-sided tape na ang brand niya ay 3M. Unang-una mong gagawin pag magkakabit ka ng dashcam ay magbabaklas ka nitong mga nasa gilid na to para may tago mo yung mga wire. Dito talaga sa part na to, hinahanapan ko talaga siya ng pwesto para hindi siya makalat tingnan. At syempre mga pops, ikakabit ko na nga din pala itong pinakasaksakan ng dashcam natin. At ang susunod naman mga pops ay maglilinya naman ako ng cable natin dito sa may taas na part. Nang sa ganun ay hindi siya makalat tingnan. At pagkatapos ko nga mag-ayos ng cable, ang isinunod ko naman ay yung pagsusukat ng paglalagyan ng dashcam natin. At syempre mga pops, bago nyo nga pala ikabit yung dashcam na yan, make sure na nakabit nyo na yung cable na type C na yan at natanggal nyo na rin yung plastic sa lens. At ayan na nga mga pops, na ikabit na nga pala natin yung DD5 Z40 dual dashcam natin. At syempre inaayos namin yung mga konting labas ng wire para malinis siyang tingnan. At para hindi na rin siya sagabal sa pagdadrive natin. Natapos na nga pala namin yung pagkakabit ng dashcam sa harap. Kaya naman dumako naman tayo sa pagkakabit ng dashcam sa likod. Dito naman mga pops, sa part na to ay isinisingit lang namin yung mga cable na yan para hindi kita sa labas. Ang laki talaga na naitutulong nitong stick na to para sumapadali yung gawain natin. At fast forward nga mga pops, nandito na nga pala tayo sa part ng likod ng sasakyan natin. At napansin ko nga habang naglilinya ako ng cable ng dashcam natin, ay napakahaba pa nang natitira. Kaya naman dito ko naman itinago yung mga tirang cable natin. Oh, 'di ba? Malinis. Baka karmit 'yan. Dito naman sa part na to mga pops, ayan kitang-kita niyo naman na isinisingit ko yung mga cable. Gawa nang ayaw ko din siya makita dahil wala nga tayong tin. Ay kitang-kita talaga 'yan sa labas kapag hindi natin isiningit. Fast forward mga pops, at ayan na nga sinusukatan ko na nga itong panlikod na dashcam natin. Nang sa ganun ay matapos na talaga namang excited na ako maikabit itong dashcam na ito. At ayan na nga mga pops, the moment of truth na ikabit na nga pala natin yung dashcam natin na panlikod. At dyan nga lang pala natin ikinunik yan mga pops, sa wire na yan. Sobrang daling ikabit lang yan mga pops, isasalpak mo lang yan at yun na, ayos na. At syempre mga pops, hindi pa dyan natatapos, kailangan pa natin ayusin itong mga wire na nakakahalat na ito. Nang sa ganun ay hindi siya pangit tingnan. So yun nga guys, na ikabit na nga pala natin yung ano, yung dashcam, itong DD5 Z40. At ngayon, ayusin na lang natin itong mga wirings niya. Itatago na natin. Ayan, yung mga kawang-kawang na yan. Ididikit natin yan. Tsaka yun, sa likod, na ikabit na din natin. So, mga pops, kakabit na nga pala natin itong ano, mga kawang-kawang na to. So, itatago natin ngayon yung mga wire na nakalabas katulad na ito. Ayan. So, itatago natin siya dito sa taas. At yun na nga mga pops, nakalimutan ko nga palang ikabit yung SD card niya. So ayan, ihahabol natin yung SD card niya mga pops. Sobrang dali lang ikabit na ito mga pops. Ayan, bubuksan nyo lang yung gilid ng dashcam na yan. Tapos isasalpak nyo na yung SD card na yan. And boom, ayos na. Ganun lang kasimple mga pops. At ngayon naman mga pops, samahan nyo naman ako at susubukan na natin itong DD5 Z40 Dual Channel Dashcam. So ito na nga mga pops yung kuha niya sa umaga, talaga naman napakalinaw. Tsaka rinig na rinig yung tunog ng tambotya natin. At ang nagustuhan ko nga pala dito sa dashcam na ito mga pops ay kitang kita talaga yung date and time ng dashcam natin. Ipapakita ko naman sa inyo yung kuwa sa likod. Na nga mga pops, nasaksihan niyo naman kung gaano kaganda at ka-quality ng kuha niya sa umaga o kaya pag may araw. At kaya naman samahan niyo naman akong subukan itong dashcam na ito sa gabi. Kaya ano pang hinihintay niyo? Tara na, bitek na. At ayan na nga mga pops, kitang-kita niyo naman kung gaano din siya kalinaw sa gabi. Sinasabi ko kanina, ang nagustuhan ko talaga sa dashcam na ito yung quality ng sounds niya. At talaga namang rinig na rinig ninyo ang ingay ng makina ng auto ko. Kaya naman napakalaking tulong ng dashcam na ito sa pagbablog ko. At kaya
matapos ang vlog na to, ipaparinig ko muna ulit sa inyo ang tunog ng auto ko. So ano pang hinihintay nyo? Mag-avail na din kayo na itong DD5Z4D Dual Channel Dashcam. At dito ko na nga rin pala tatapusin itong vlog na to. At kung bago ko pa lamang sa aking YouTube channel, i-subscribe mo na yan at i-click mo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod kong video. So I'm RJ Perez, owner and founder ng Carmeet, at nagpapasalamat ako dahil tinapos nyo itong vlog na to. See you next vlog! Peace!